kasayahang walang kahangalan. August 26, sa mga makalangit na dako. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan. Kawikaan Kapitulo 10, Versikulo 22. Nalilikha ang pagkamagiliwin ng Kristiyano sa pagsasaalang-alang ng mga dakilang pagpapala ng ating tinatamasa dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Ang masayang kaliwanagan ng isip at ng templo ng kaluluwa sa pamamagitan ng katiyakan na mayroon tayong pakikipagkasundo sa Diyos, ang pag-asang mayroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, at ang kasiyahan ng pagpapala sa iba ay mga kagalakang hindi magdadala ng kalungkutan sa kanila. Iyong mga nagpapakabuyo sa pagbibiro, kasayahan, kahangalan, ng kawalang kabuluhan ng Espiritu, na nagmumula sa mababaw, murang karanasan, ay walang tunay at matibay na pundasyon para sa pag-asa at kagalakan sa pag-ibig ng Diyos at pananampalataya sa katotohanan. Ang salawahan, walang pakialam, bakla, masiglang espiritu ay hindi ang kagalakang ninanais ni Pablo na magkaroon ang mga tagasunod ni Kristo. Ang grupong ito ay gumugugol ng kanilang panahon sa walang kabuluhan at kahangalan. Lumilipas ang oras, malapit na ang wakas, gayunman ay hindi sila naglagay para sa kanilang sarili ng mabuting pundasyon para sa darating na panahon upang makapanghawak sila sa walang hanggang buhay. Hindi natin kailangang pasiglahin ang kasayahang yaon na nag-aalis ng pagninilay, na walang iniiwang panahon para sa pagsasaalang-alang, at nagtatatag ng mga kinagawian ng kawalang paggalang at murang pananalitang pumipighati sa banal na Espiritu ng Diyos ang nagpapaging hindi karapat-dapat sa atin para sa pagninilay ng langit at ng mga makalangit na bagay. Ito ang grupong magkakaroon ng pagdadalamhati at pagtangis dahil hindi sila handa sa mataas na kagalakan ng langit. Pinalaya sila mula sa presensya ng Diyos. Hindi kung ano ang nasa palibot natin, kundi ang nasa loob natin, hindi kung ano ang mayroon tayo, kundi kung sino tayo, ang tunay na magpapaligaya sa atin. Kailangan natin ang magiliwing apoy sa altar ng ating mga puso, kung gayon ay makikita natin ang lahat ng bagay sa masaya at magiliwing liwanag. Magkakaroon tayo ng kapayapaan ni Kristo. Kung tayo ay magiging masunurin at mapagtiwala sa Diyos, bilang anak na may simpleng pagtitiwala sa kanilang mga magulang sa lupa, magkakaroon tayo ng kapayapaan, hindi ang kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan, ngunit ang kapayapaang yaon na ibinibigay ni Jesus. Ang buhay na ito, ay may lalong liwanag kung titipunin natin ang mga bulaklak at iiwan ang mga dawag at tinik. Dalhin ninyo ang kagalakan ng langit sa inyong buhay. Ang liwanag ng langit, na nasasalamin sa kanyang nakaaakit na kagandahan mula sa kanilang naghahanda para sa pag-akyat sa langit, ay nagdadala ng kagalakan sa makalangit na pamilya.